Hello sa inyo mga kasari, isang mabagyong araw po sa inyong lahat. So sobrang maulan po nitong mga nakaraang araw, pati na rin po ngayong araw na to. So ang araw po ngayon mga kasari is Wednesday, July 24, 2024. At ang upload po ng vlog na ito ay sa isang araw pa. So Friday po ang upload ng vlog na ito. So ang i-share ko po sa inyo mga kasari is another inspiring vlog. Dahil dito mga kasari, kumit extra kayong pera na hindi naman kalakihan, maring magdagdag kayo nito sa inyong tindahan or mag-business kayo ng ganito na sa maliit na halaga ay kikita kayo ng medyo malaki-laki na. So, unahin po natin mga kasari. Ito, pinaka-title ng vlog na to, maliit ang puhunan pero malaki ang kita. So, another extra ang pagkakakitaan kung nakakaramdam kayo ng tumal sa inyong sari-sari store, ganyan. Kasi maulan, diba? Meron namang mga tindahan kasi kapag maulan, mabenta pa rin. Meron naman sakto lang. Meron naman sobrang tumal kasi walang halos nalabas. So, iba-iba yung sales kasi natin mga kasari. Depende din sa location ng ating sari-sari store. So, kung nakakaramdam kayo ng tumal, why not magdagdag kayo nito para magkaroon kayo ng ekstrang pagkakakitaan. So, ang uunahin ko po sa inyo mga kasaring i-share is yung paninda naming French fries dito. Kaya ako naisipan guys na i-vlog to dahil ngayong araw sobrang daming bumibili ng French fries. Halos hindi lumalamig yung mantika namin dahil sunod-sunod yung nag-o-order ng French fries. So yung halaga po ng French fries namin is 20 pesos per order. So ang puhunan po niya kada isang kilo is 115, pero hindi lang naman po yun yung hinahalo natin doon para sumarap po, diba? So, namumunan pa tayo sa mantika, sa cheese powder, sa mayo. So, doon, namumuhunan tayo sa paper plate pa, doon sa lalagyan. So, share ko sa inyo guys yung puhunan ng mga yon at kung magkano din ang kikitain ko dito sa French fries. So, kung meron kayo guys na wala pang 500 na pera, ay pasok na pasok sa budget ito kung gusto nyo magsimula ng French fries. So, kung gusto nyo magtinda, pasok na pasok yung budget nyo na 500 pesos. Lalo na kung may kalan kayo, kahit nasa bahay lang, pwede kayong magtinda nito. Kahit wala kayong sari-sari store, pwede kayong magtinda nito. So, French fries, yung kapag bumili ka, pwede naman isang kilo lang, pero dalawang kilo lang. 2 kilo kasi mabenta ang French fries. So, sa 2 kilo, sa 2 kilos na French fries, 230 yung puhunan nyo. Sa mayonnaise, yung mayonnaise na gamit namin dito, guys, is yung naka-ano na siya. Wait lang, kukuhanin ko. Eto, guys. Sobrang tagal na ng ano nito, gamit nito. Umaabot siya ng 1 month. Yung budget na pang burger na dressing, yung magkahalo na yung ano, ketchup tsaka ano. So, ayan na siya. So, malaki siya guys. Ilang ano to? Ayan o, 1 liter. 1 liter yung ano niya. So, pang 1 month na to. So, the next na pamimili nyo, hindi na kayo bibili nito. So, yung mayo, nagkakahalaga siya ng 59 pesos. Opo mga kasari, 59 lang po siya sa palengke. Tapos, yung mantika, pagpalagay na natin na mamuhunan tayo ng 60 pesos, bali 2 bote. Mas makakatipid pa kayo kung sa palengke kayo bibili, pero kung sa tindahan lang din, 30 pesos per bottle, kaya 60 yung nilagay ko dito. Tapos, sa cheese powder, 30 pesos per pack, yung nabibili na na nakaganyan, ewan ko kung ilang grams yun, tatagal na din po yun ng 1 month. Minsan lagpas pa kasi madami siyang laman, e konti-konti lang naman tayong maglagay, tapos isushake lang natin. So, sa the next na pamimili, dun po konti na lang yung papamilihin nyo. Mas malaki po yung tutubuin nyo. So, yung puhunan po ng cheese powder is 30. Kaya po yung cost po nung lahat ng pinamili natin is 3.79. So, kung mapapaubos po natin yung 2 balot ng French fries, is 5.60 po yung mapapagbentahan natin. Iles po natin yung 3.79, kikita po tayo ng 181 pesos. Sa 2 balot lang po ng French fries. 181, malaki na yun mga kasari. Kung makaubos ba kayo ng 4 na kilo sa isang araw,
mas malaki, hindi lang 181 kasi hindi na kayo bibili ng mayo, hindi na kayo bibili ng cheese powder. So pagpalagay natin na 250 yung kikitain nyo dun sa the next na pamimili nyo. Diba mga kasari? 250 plus 181. Ang laki. So pagpalagay na natin na 431 ang kikitain nyo sa apat na balot. Diba mga kasari? Tapos puhunan nyo 379 lang, 'di ba? Ang next naman mga kasari na i-share ko sa inyo is yung sa siomai. Sa siomai, yung costing lang lahat ng gagastusin kung walang chili garlic oil, syempre magsisimula lang naman kayo sa ano, kung hindi naman masyadong ano ang maanghang sa siomai, mag-start muna kayo nang walang maanghang kasi medyo magastos ang chili garlic oil, yung chili oil. Kasi kayo mismo yung gagawa. Kung bibili naman kayo sa palengke, yung magkano na 20 pesos, kakapiranggot lang, eh yung iba malakas sa chili oil mga kasari. So, yung puhunan ng isang balot ng siomai, sa isang balot kasi 60 pieces yung laman niya. Yung bentahan po namin ng siomai ay 25 pesos per order, 4 pieces. So, sa 60 pieces, makakagawa po kayo ng 15 orders ng siomai. So, kapag naibenta nyo po yun is 375 po yung benta nyo. Pero yung halaga po, 140 ang isang balot ng siomai. Kalamansi, bibili kayo ng 25 pesos. Ilang peraso na din yun. Lagpas 25 na din yun. Toyo is 12 pesos. Garlic, bumili muna kayong tingi-tingi. Yung kinikilo sa palengke, 15 pesos. Madami na rin yun. Hindi nyo na yun mauubos sa isang balot ng siomai. And then paper plate, ang tawag namin yung sa lagayan ng siomai na ganyan, is 13 pesos. Yung maliit lang. So, ang total na gastos nyo is 205. Iless nyo doon sa 375, kikita po kayo ng 170 pesos. Sa next na pamimili nyo po, hindi na po kayo bibili ng paper plate at ng garlic. So, malaki po yung kikitain nyo sa next na pamimili. So, ito po yung small business na matagal na naming inumpisahan ni partner, na medyo malaki-laki din talaga ang naitutulong sa amin, lalo na kung matumal po yung sari-sari store nyo, talagang ang laking tulong po talaga niya, lalo na kung mabenta po sa lugar nyo madaming mga bata, talagang sobrang magiging in demand po yan kasi ano yan eh, merienda yan ng mga bata eh, mga siomai pati na rin yung matatanda, gustong-gusto rin ng siomai, lalo na kung maganda yung brand na bibilihin nyo. So, yung brand kasi ng siomai, guys, na binibili namin is Dim Sum. So, sa palengke namin siya binibili. Siguro sa palengke nyo meron din ganun. Sobrang sarap ng lasa niya. Sobrang ang daming papuri ang nare-receive namin sa siomai namin, guys. Actually, magpa-flash ako dito, guys, ng yung pinakamaraming order sa amin nung isang araw lang. 16 orders. Yan, ipa-flash ko dyan. Worth 400 pesos yan. Isang bagsakan na po yan mga kasari. At eto, hindi ito yung first order nila. Nung nakaraan, dati pa namin customer si Ate Franz eh. Nung as in nung nagsimula kami na order na sila. So eto yung pinakamarami nilang order na lahat ng kanyang empleyado. Kasi may business sila guys. Kanila yung NSD Trading, yung bodega na tinatawag ko na ino-orderan ko. Kanila yon. So, siguro lahat ng kanyang empleyado nilibre niya. 16 orders kasi mga kasari. So, alangang sa kanya naman lahat yon. Ang dami nun guys, worth 400, isang bagsakan. So, super thankful. Kasi, bago sila mag-order nun, nag-order pa rin sila last week. Kasi this week lang yun eh, nag-order sila nung isang araw lang. Nag-order sila nung una worth 150 nung last week. Tapos sumunod, umorder ulit sila ng ilang bang french fries yon? Tatlong french fries, tsaka yung natira na ilang order na lang ng siomai kasi wala nang stock sa rep. So talagang nakamagkano din sila nun, halos for lagpas ano yata yun, lagpas 400. So napaka ano guys, talaga sobrang daming papuri nung sa siomai namin pati sa french fries kasi kung hindi naman yan masarap hindi yan tatangkilikin ng mga customer at hindi yan guys babalik-balikan. So syempre wag din nating titipirin sa mga ingredients kasi yan yung nagpapasarap sa ating tinitinda. So yun lang naman po yung masishare ko sa inyo na pwede nyo ring idagdag sa inyong
sari-sari store, and kung gusto niyo ding magtinda ng mga ganyan, 'di ba? Hindi lang naman 'yan ang pwedeng idagdag niyo. Pwede rin kayo mag-burger, ganyan, 'di ba? Mga kasari, mga putlong ganyan. Lalo ngayon, guys, ang daming naghahanap ng mga merienda. Actually, may nagre-request nga din sa amin ng mga putlong burger ganyan. So, pinag-iisipan pa namin, guys, ni partner kasi hindi na kaya ng powers. Diba? Sobrang dami ng ginagawa. So, yun lang naman mga kasari ang vlog natin for today's video. Sana nagkaroon kayo ng idea at natuwa kayo dito sa na-share ko, guys. Ito ay based on my experience. Itong mga sinishare ko sa inyo, guys. At totoo to, walang halong kapikian dito sa mga sinishare ko sa inyo. Talagang kikita po kayo dito. Basta sundin nyo lang po yung mga sineshare ko po sa inyo, and yung maghanap din po kayo ng mga mura-murang mapamimilihan para tumubo po kayo ng medyo malaki-laki. So yun lang po mga kasari, talagang diskarte lang talaga ang kailangan natin para kumita po tayo. So yun lang po, thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!